PINOY ADVENTURE RIDER. PINOY ADVENTURE RIDER, magpiprint. John Herrera. Pupunta nga pala siya sa London next week at magbibilag doon. So, subscribe this please subscribe, please. Para ma-follow nyo. So, everyday ka bang mag-ano? Everyday ka magbablog? O, hindi naman. Every other day. Every other day ang upload ng videos. Starting September 9. Saan ang pinaka-landing mo? Central London, tapos yung Fashion Week, it will happen around Soho. So, hindi lang tungkol sa fashion? Hindi lang, kasi may mga art galleries din na, at saka exhibitions kami pupuntahan. Oh, yun. So, follow, John Herrera. Saka madaming party. So, yung dati nating shirt printing video, ginawa natin itong mga still screen natin. As you can see, that's 2 years ago. So, I hope nakatulong sa inyo worldwide kasi maraming viewers. I think 280,000 ang views. So, ito pa rin yung screen na yun. Buhay pa rin siya. Nagagamit pa rin siya. Kung aalagaan mo lang ng screen mo, magtatagal ang buhay niya. Kasi yung mga bagong screen na ginawa ko, same process, same procedure, same chemicals, so, gumagana pa rin siya. Ngayon, magpiprint tayo ng shirt kasi may nagre-request. So, ito. Plain white shirt. So, gaya ng dati, meron tayong palaman sa loob. Para hindi tumagos sa kabila. Diba? Ito, blue corner. Magandang tela, oh. Magandang tela ng blue corner. Makapal. So, ang presyo nito nagre-range from 100 to 200. Depende sa supplier nyo. Kung makakita kayo na magandang supplier. Itong brand lang na to ha. Itong brand lang na blue corner. So, lagay nyo lang yung ano. Actually, vinyl tile nga pala yung pang ano ko. Yung pampatigas ko sa likod. Pero cardboard will do ah. Cardboard. Yung pag-target naman ng location, it's totally up to you. Saan mo ita-target. Yan. Okay? So, hindi naman yan gagalaw na eh. Hindi naman kailangan ng mga clamps. At ito yung pampahid natin. It's a plastic spatula. Bronco, hindi ko alam kung pang textile talaga to, pero ano, gumagana naman siya eh. Tapos ang paint natin is Tulco Black Wet Look. Tulco Wet Look Rubberized Black. Tapos meron kang ganyan, kung bahala ka na kung saan kukuha ng ang dami ng naprint na t-shirt nito. Isipin mo, 2 years na, di ba? So, dito, sa, ano, pag nasa outer, hindi naman yan, ano eh, hindi naman yan tatagos, kasi may ano rin eh, may tape. Dito sa outer edges, may tape dyan eh. Kaya dyan mo muna i-park yung ink bago mo i-spread. Textile paint, ang tawag dyan, textile paint. So, pantay na, relax lang. Hindi kailangan ng sobrang pressure. Relax lang ang ano, ayan oh. Oh. Just make sure lang ma-cover mo ng lahat ng ano design ah. Yun lang ang importante para kita nyo luma na yung ay. Kita nyo luma na yung paint na yung textile paint ko. Oh. Pero pwede pa. So, marami pa tayong piprint, kaya dyan muna siya. So, pagtatanggalin, hawakan lang yung board. Tapos, lift. Lift one time, and that's it. Diba?
Ngayon to tatabi muna natin kasi may marami tayong supplies eh. So ngayon ito pwede nang patuyuin. Ano lang, sandali lang. 5 minutes lang tuyo na to. Patong na naman natin itong design natin. And then glide. Yeah, that's the right word, glide, glide, glide lang. Paulit-ulit just to make sure na tamaan lahat. Oh, yan. Tapos ganun ulit. Hawakan yung board, one sweep, pull up, that's it. So, meron po tayong video kung paano mag-shoot ng screen using chemical, yung chemical na aquasol. Ilagay ko na lang sa link sa description yung link nung video na yon para makakita nyo kung paano mag-shoot nung paggawa ng frame. Nakalagay doon itong frame na to, binili ko to as ready-made National Bookstore. Tapos yung chemical, itong blue na to, yung chemical, galing sa tool ko, ready-made, ready-mix. Glide, glide, glide. So nakita nyo, hindi naman ako nagdadagdag ng textile paint, no? Kasi meron pa eh. Hindi naman kailangan marami. Mas messy pa nga pag marami. Ayan, close up natin ah. Tignan nyo. Ayan oh. Yung hindi pa ako nakakapagpahid oh. Kitang-kita oh. May mga butas yung screen. Yung design lang ang exposed. Tapos, ito yung ink ano. Gaganon mo lang oh. Ayan. Papahid mo lang na ganon. Okay. Teka, kailangan ko isang kamay eh. So, ganito lang po paglinis, water-based. Ganito lang po paglinis, water-based. Pagka malagkit na, kailangan hugasan na eh. So, naka 5 shirts tayo bago lumagkit kasi mainit eh. Mainit ang panahon. Lumagkit yung ink. So, hugasan na. Tapos, tatapat nyo lang sa araw para makita nyo kung may mga... Para makita nyo kung merong... Kung wala ng butas. Yan o. Tapat nyo lang sa sky or sa light. Eh, nakita mo yung car, oh. Marami pang ano. Marami pang ink, no? Kasi pag natuyo yan dyan, sa susunod na print nyo, yung car, kulang na. Kulang na siya sa susunod. Kaya, try natin kung makukuha pa natin. But of course, syempre, habang tumatagal yung print, naluluma rin talaga. Kasi, kaka-scrub, kaka-ano, hindi actually sa pagpahid eh, sa pag-scrub. At pag natuyuan nyo ng ink dyan, textile paint ink, barado na. Barado na ang screen. Patuyin ko muna to. Ah, marami pa naman tayo eh. Ah, meron pa tayong ibang design. Ito lang, kakabit natin. Medyo slightly different design.
Blue corner. In-betweener. Vinyl tile. Sobra yan. Sobra sa paggawa dati. So, ito yung ano, 2-year-old frame still working. 2-year-old frame. Two-year-old frame still kicking it. Ano bang paghagod? Up or down or left or right? I will say up, down, left and right. Basta wag nilang i-move yung ano design ha. Kasi pagka minug nyo yung design, mag-ghosting, masisira na. Pero yung mga nagtatanong kung anong way, anyway, circular o ano. Kasi mas maganda pag all motions para ano, makumalagyan talaga yung design. Okay? Hold the in-betweener, pull up. That's it. Diba? Okay, let's shoot another one. Blue corner. Blue corner po, tignan mo. Cheap, pero makapal ang tela. Comes with many colors. Comes with many colors po yan. Kaya lang, naging trademark na po namin yung white. Pinoy Adventure Rider, white with black print. Meron din kami, po rin kami black shirt, pero hindi siya textile. Ano siya, yung sa computer ginawa. Okay, pull up. That's it. Nakikita niyo na rin yung age ng ano ng silkscreen, look oh. Yung age ng silkscreen 2 years na kasi, tingnan mo may mga yung tinidor ng bike nakukulangan na. Yung manibela wala na. Yung edges oh nagiging sawtooth na. That's just because kakagamit. Pero may rugged appeal naman yung sa logo eh. Saka maganda po talaga sa ano sa textile, hindi tagal siyang maluma. Unlike yung mga computer print, yung mga computerized print, sandali lang, natutuklap. Ang mahal pa. Nagbabayad kami nun sa computer print, kasama shirt ha, $350. Pero hindi naglalast ng 1 year yung shirt. So pagkatapos nyong mag-print, kailangan hugasan kagad para hindi tumigas. Pag tumigas, ito, ang ginagamit ko ito ay scrubbing pad lang. Scrubbing pad, scotch bright, water based, so no problem sa paghugas sa tubig. Saka walang amoy, pag water based po walang masyadong amoy. So yan, thank you.
So both sides ang scrub. Tapos yung mga areas na ano, yan, nakita natin kanina na nagde-deteriorate na. May mga black, may naka-black yun. Kaya kailangan pagtuunan natin ng pansin yung area na yun. So, titignan ko na sa araw, ha, kung ano. So, may nakita pa ako dito sa gulong. Sa wheel design, meron, o, yun, o. May block. Kasi pagkaya na yun natuyo dyan, wala na, permanently, may block na dyan sa area na yun. O. Hindi na natin sa araw, ha. Yan. Maybe yan na yung cleanest. Yan na yung cleanest na magagawa natin. Yan na. Kasi talagang troublesome yung ano, yung bike. Sobrang liit. Yun nga ang reason eh, kung bakit gumawa ako nito eh. Kasi yung dating nag-shoot nito, ayaw niyang tanggapin yung design ko kasi sobra daw liit. Still not come out. Eh, trademark namin yan eh, hindi naman namin pwedeng palitan ng ibang bike yan eh, trademark yan. So that's it, nakapag-treat na tayo. Kailangan na lang natin siyang patuyuin for the next printing. Ito yung mga shirts, so pinagpatong-patong ko na kasi nga 5 minutes lang naman eh. 5 minutes lang matutuyo na siya. Oh. Nakasabit sa mga bikes. Okay, that's our episode for our shirt printing. Like and subscribe. Peace.